Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog na Oshira Sedes, Yamasta Milida Tomoshimas. Lisa Onola Des, Yorosiko Aningayishimas. Aningayishimas. Aningayishimas, Lisa. Ano ba yan? Mauna na ako. Aningayishimas. Okay, ito po ang mga impormasyon namin sa araw na ito. Mauna na ako, no? Bagong sistema po ito sa suporta ng pag-aalaga po ng mga bata or in Japanese, Kodomo Kusodate Shien. Shinseido nga status shimasu. Okay, ang lahat po ng pang-munisipal na kindergarten at nursery school, gayon din po yung mga ilang pang-pribadong kindergarten at nursery schools ay magiging Nintei Kodomo N o yung tinatawag nating Authorized Children Kindergarten daw po. Ang pang-munisipal ay may 56 na kindergarten at nursery at ang yung mga pang-private naman po ay 16. So, bale, meron pong 72 lahat ang kindergarten na authorized na bagong sisimulan mula April 1. Mm-hmm. At syempre, ang Kodomo N ay pinagsamang function po yan sa kindergarten at saka sa nursery. Ito rin po ay pasilidad na maglalaan po ng suportang tulong sa pag-aalaga sa iba't ibang area po, no? At syempre, yung sa Kodomo N po, walang kinalaman po ang kalagayan ng trabaho ng mga magulang. So, meaning to say, kahit sino pong bata ay maaari pong mag-aral at paalagaan dito. At syempre, layunin po ng Shizuoka City na mapahusay po ang suporta sa pangangalaga po ng bata at madagdagan po ang pasilidad na paalagaan sa mga bata upang maiwasan po yung mga batang naghihintay dahil palagi pong crowded talaga yung mga paalagaan sa mga bata, ano? At syempre, magdadagdag din po ng pasilidad para po sa mga batang nasa 0 hanggang 2 years old. Ayan. So, mas palalawakin din daw po yung maaring maalagaan sa bagong pasilidad, ano? So, yung may mga clubs po kung saan pinagbabantay yung pinababantayan po yung mga bata matapos po kasi yung school nila, doon po sila sa club na yun pumupunta. Eh, yung mga club na yon, bali dumadami rin yung mga miyembrong mga bata, ano? So, upang mas mapalawak pa po ang mga batang makakagamit nito at para na rin po sa mga pampamilyang pag-aalaga, ay mas pagagandahin pa rin daw po ang suportang ilalaan ayon sa mga bawat area. So, para sa iba pa pong impormasyon, hinggil po sa bagong sistema ng suporta sa pag-aalaga ng mga bata o yung tinatawag nilang Chamu Shizuoka, ay mangyaring tunghaya na lamang po ninyo ang webpage nila. Nakalagay po dito yung www.cham-shizuoka.jp. Na? Okay, at yan po ang aking isa sa mga impormasyon. At next, Liza? Ito'y po tungkol sa distribution ng booklet sa pagtatapon at pagbubukod-bukod daw po ng basura 2014, ano? Mm-hmm. Sa wikang hapon po, Hesei ni Junana Nendobang Gomino Dasikata Bumbetsu Gaido Buku wo Haipusimas. Ang bagong booklet po sa taong 2015 upo sa pagtatapon po at pagbubukod ng mga basura o Gomi no Dasikata Bumbetsu Gaido Book ay ididistribute na po sa bahay-bahay sa pamamagitan po ng mga samahan ng mga magkakapitbahay o ang tinatawag ng Jichikai o Chonaikai. Mayroong mga kopya din po dito sa bawat ward office, Learning Community Center o Community Hall, Citizen Service Corner at sa District Center po. Ang booklet po ay may masisilbing gabay sa araw-araw. Ah, magsisilbing gabay. Okay. Thank you, Melinda. Gabay sa araw ng pagtatapon po ng basura. Uh-huh. Simula po sa 2015, may mga lugar na mababago ang araw pagtatapon ng basura tulad sa pagtatapon ng nasusunog na basura sa mga hindi nasusunog na basura at malaking basura sa kasi-recycle sa mga bote at lata. Mangyari i-check daw po ninyo ng mabuti kung may pagbabago sa inyong nasasakupang lugar. Mm-hmm. Makakukuha po kayo ng kopya dito po sa Shizuoka City Association for Multicultural Exchange. Ito po yung same. Maaari rin po tunghayan sa homepage ng Shizuoka City ang mga impormasyon at pagbabago sa pamamaraan, lugar at oras, pagtatapon po ng basura at
basura. Paalala lang po, ito ay sa wikang Japanese lamang po ang mga impormasyon. Ang basura po ay kailangan ilabas po hanggang 8:30 po ng umaga. Mm-hmm. Hindi na daw po babalikan para kolektahin ang basura kung dumaan na ang tagapagkolekta nito. Para sa mga gusto maglilipat, kailangan daw po kung marami daw pong itatapong basura ay dumiretso na daw po kayo sa Waste Disposal Center. Libre po ang basurang hahakutin ninyo dito. Mangyari makipaghutunghayan lang po kayo sa mga sumusunod sa Shizuoka City Environment Public Corporation. Ito po sa Aoi at Suruga District. May telepono po silang 278-8161. Para naman po sa Shimizu General Waste Processing Industry Corporative ay 366-8684 po. Para sa ibang mga impormasyon ukol sa pagtatapon po ng basura ay mangyaring sumangguni lang po kayo sa Shushu, Gyomuka o Division na pagtatapon po ng basura. Ang telepono po nila ay 054-221-1365. Ito po ay sa wikang Japanese lamang po. Okay, at yan po yung tungkol sa mga distribution ng booklet ukol sa pagtatapon ng basura yun po. Okay, next naman po, tungkol naman po to dun sa mga pansamantalang serbisyo ng City Hall at Ward Offices o yung tinatawag nating Shiyakusho, Kuyakusho, Rinji Madoguchi wo Hirakimasu. Yes. So, tuwing katapusan po ng Marso at panimulang linggo ng Abril ay ang panahon po ng mga job relocation, panimula o umpisa ng mga trabaho, panimula po ng klase sa higher education. Kaya sa ganitong panahon po, marami pong abala sa paglilipat ng mga tirahan. So, sa ganitong panahon ay abala rin po ang City Hall at ang Ward Offices para sa pag-aasikaso po ng mga dokumentong kakailanganin sa paglilipat. Kaya at pansamantalang magkakaroon po ng serbisyo tulad po ng pagbubukas ng tanggapang kahit lagpas na po ng alas 5 ng hapon tuwing weekdays po yan. At syempre pansamantalang magbubukas rin po ang tanggapan tuwing Sabado at Linggo. At yung panahon po ng pansamantalang serbisyo, bali ang petsa po ay magsisimula yan sa Marso 23, Lunes hanggang Abril at 3, bali Biyernes po yan, 11 araw po yan na serbisyo. Yung pangkaraniwang araw naman po ay magbubukas ng serbisyo mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. At tuwing Sabado at Linggo naman ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Pinapakiusap din po na sa panahon po kasing yan ay marami pong tao sa City Hall at Ward Offices kaya mangyaring iwasan po nating pumunta sa oras po na maraming mga tao. Yes. At syempre karaniwang hindi gaanong abala po sa umaga hanggang alas 10 at makalipas po ang alas 5 ng hapon, gayon din tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Mm-hmm. At syempre may tatlong bubuksang window o counter ang isa na dyan yung mga yung Family Residence Registration Division, yung Insurance Pension Division, at saka po yung Child Care Division. At syempre, sa Family Registration Division, o yung tinatawag natin Koseki Juminka, may servisyo po sila ukol po sa dokumento, sa paglilipat ng bahay, o ng paaralan. At syempre, may kinalaman din sa pagpaparehistro ng family. And at the same time, yung pagre-rehistro po ng mga SIL at saka INCAN, Then, ganun din po sa Insurance Pension Division, yan po yung tinatawag nating Hoken Nenkinka. Pamamaraan po yan sa National Health Insurance at saka National Pension. At sa Child Care Division naman po, yung Hoiku Jidoka. Bali, pamamaraan po yan ukol sa benepisyo para po dun sa mga bata, suporta sa mga bata at iba pa, Ang pansamantalang serbisyo po sa Child Care Division ay tuwing weekdays lamang hanggang lagpas alas 5 po ng hapon. Subalit, wala rin po silang serbisyo tuwing Sabado or Linggo. At syempre, makakakuha rin po kayo ng mga katibayan sa mga branch office o citizen service corner. Katulad po sa Aoi District, available po ang Ikawa Branch, Juto, Hoken, Fukushi Area, ang Health Center Ward,
Complex Facility, Learning Community Center sa Link Nishina at syempre sa Warashina Hoken Fukushi Center. Then sa Suruga District naman po, available sila sa Osada Shiso, sa Ozato Fukugo Shisetsu at syempre sa Higashi Toyoda Fire Office, gayon din po sa Nambu Gymnasium, sa Health Culture Exchange Center o yung tinatawag natin Kiteko. At syempre sa Shimizu District naman ay open po sila sa Kanbara Shisho at syempre sa Learning Community Centers. Ano? At yan po ang aking ano, mga information sa araw na ito. At syempre tungkol naman po sa ating mga paghahanda sa Nankai Turafu Massive Earthquake o yung tinatawag nating Nankai Turafu Kyodai Jishin ni Tsunite 1.0 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Liza. Yes, thank you Melinda. Ito po itong ko sa dial 171 para sa mensahe sa oras daw po ng kalamidad. Sa wikang hapon po, Saigayo Dengon Dayaru 171. Yes. Sakali mang lumindol po ng malakas, kalamitan po sa nalasalantang lugar ay mahirap kontakin. Dahil sa dami po ng maaaring gumamit ng telepono, sa ganitong pagkakataon po, maaaring natin gamitin ang Saigayo Dengon Dayal. Ito po ang serbisyo sa telepono kung saan maaari kayo makapag-record ng mensahe o makinig ng mensahe para po sa inyo. Mm-hmm. Ang pag-iiwan daw po ng mensahe ay i-dial daw po ang 171 at i-dial din daw po ang 1 pagkas i-dial nyo ang sarili nyong numero ng telepono at makakapag-iwan daw po kayo ng mensahe na hindi lalagpas sa 30 segundo. Mm-hmm. Kung makikinig naman daw po kayo ng mensahe mula sa inyong mga pamilya o kaibigan, i-dial daw po ang 171 at i-dial daw po ang 2, dalawa no, at i-dial ang numero ng telepono na nagusto ninyong mapakinggan at doon po ninyo mapapakinggan ang mensahe. At maaari din daw kayo magsanay sa pamamaraan at pag-iiwan po at pakikinig sa mga mensahe sa serbisong Saigayo Dengon Dayal sa mga sumusunod. Bawat unang araw po ng buwan, tuwing Enero a 1 hanggang alas 3 ay 24 hours po to, no? Pwede po kayong mag-practice yes. dito. At sa Enero a 15 hanggang 21, ito po yung Disaster Prevention and Volunteer Weeks. Alas 9 po to hanggang alas 5 po ng hapon. At sa August 30 at September 5 po, ito yung tinatawag na Disaster Prevention Week. Ito po ay alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Okay, ayan po. Ayan po ang mga buod naming impormasyon sa araw na ito. At mula po sa mga oras na ito, magpapaalam na po kami. Hanggang sa muli po, ito po muli si Melinda Yamashita. Lisa Unoda po. Mata sa susunod po ulit. Magandang araw po sa inyong lahat.